Magandang araw guys at welcome sa ating channel. Bago tayo magpatuloy guys, nais ko munang magpasalamat sa inyo dahil 14,500 subscriber na tayo. Maraming salamat. So ngayon, punta tayo sa video natin. So ang gagawin natin ngayon is magpapalit tayo ng alternator pulley ng isang Toyota Hilux. Yung makina niya guys is 2KD. So ngayon, papalitan natin yung alternator pulley niya dahil paputol-putol na yung charging niya. Tapos yung pulley niya guys, maingay na. So, tara! Una, tatanggalin natin yung battery terminal. So ngayon guys, at pagkatapos tanggalan ng battery terminal, so ang susunod nating tatanggalin is itong air cleaner niya. Tapos itong socket sa sensor niya para magkaroon tayo ng access dun sa alternator. Kasi itong alternator niya guys, andito sa baba. Yan. So tatanggalin natin. Dito tayo sa gilid kukuha ng access. So tatanggalin natin yung bolt na yan, 12mm, tapos ito 12mm, and then itong hose clip. So ayan, natanggal na yung housing ng ating air cleaner. So ito na yung alternator. So sunod ay yung belt ang ating tatanggalin. Kailangan natin ng 14mm para dito sa tensioner niya. Itong. So ngayon, tatanggalin natin yung belt. Gagamit tayo ng 14mm. Box para dito sa tensioner. Yan, tingnan nyo. Ikutin ko. So, kung makikita nyo. Yan, yan nyo. Lumuluwag yung belt. Yan. So, ang gagawin natin, hihilain natin yung tensioner. Yan, tapos sabay release ng belt. Tapos bibitawan natin yung tensioner. Tanggalin natin yung back coils. So ayan. Tanggal na yan. So tatanggalin natin yung socket. Tanggalin natin yung flat screw. Dahil stuck up na. So ayan. Tapos tanggalin yung socket, tatanggalin natin itong terminal na ito. Ito yung supply papunta sa baterya. 10mm yan. Make sure guys na tinanggal nyo yung baterya doon. Kasi pag tinanggal nyo dito, na nakakabit pa yung
baterya, siguradong mag-spark ito pag na-decat dito sa ground. Kaya siguraduhin tanggal yung baterya. So, tanggal na. So, pagkatapos tanggalin yung, tatanggalin natin yung bolt dito sa ilalim. Dalawa yung bolt yun guys, pero yung sa itaas, luluwagan lang natin. Tapos yung sa ibaba yung tatanggalin natin. So, papakita ko sa inyo. Yan yung tatanggalin natin. Tapos may isa pa dyan sa taas, pero luluwagan lang. So, sunod natin tatanggalin. Kasi hindi natin ito matatanggal guys, kung hindi natin tatanggalin ito. So, ito na yung tatanggalin natin. Yan. So, sunod natin gawin is tatanggalin natin itong alternator. Okay. Na yung alternator natin guys. So tingin nyo, pag iikutin ko to, sasama yung sa ilalim. Yan, tingnan nyo. Yan, sumasabay yung sa ilalim. So pag ganun guys, nagkakarga yan. Ang problema sa alternator nito, yung pulley niya, tingnan nyo, iikutin ko yung pulley.
So, yan. Naiiwan niya yung alternator mismo. Yan. So, ang gagawin natin is tatanggalin natin itong pulley. Papalitan natin. So, yan guys, tatanggalin natin ito. Gamit yung flat screw. Yan. Kailangan natin itong 15mm hex socket para dito. Ito na yung pulley. Ito na yung bago. Tapos, iligpitan natin. So, yan. Pwede na yan. Kakabit na natin. Kita natin yung dalawang 12mm bolt dito sa ilalim. Yung sakit dito sa likod. Yan, hanggang mag-click. Tapos, itong supply. Thank you.
Kukunin. So ngayon, ikakabit na natin yung belt. Okay guys, kung gusto nyong mapanood ang step-by-step procedure sa pagpapalit ng ating drive belt, i-link ko na lang dyan sa description box sa baba, kasi kung isasama ko pa sa video na ito, masyado ng mahaba. Okay guys, naikabit na yung belt, pati yung socket, tsaka power supply. Naipitan na rin yung mga bolt. So ang susunod natin gawin is ikakabit na natin yung housing ng ating recliner. Tapos map sensor, socket, then yung battery. Pagkatapos kabit ng battery, pwede na nating paanda rin. Dalawang So, ayan, naikabit na lahat. So, ngayon, papaanda rin na natin.
tingnan natin yung dashboard kung may battery sign pa ba. So, ayan guys, wala na yung battery sign. So, ibig sabihin, nagkakarga na yan. Tapos yung sa makina naman, yung pulley natin, hindi na siya maingay. So, ayan guys, sana may natutunan kayo sa video na ito. Paki-like, tapos paki-subscribe, paki-hit na rin yung bell icon para ma-notify ka sa susunod nating mga videos. Maraming salamat.